Tayo ay may kani-kaniyang pasan o laban. Kung sa atin ay minsang magaan, maaaring sa iba ay higit na may kabigatan. Pero sa isang taong may pananalig sa Diyos, walang mabigat na hindi gumagaan dahil may paraan sa lahat ng bagay. Naruam ako. Naruam agtidataan, marigligat. Dati ko na naroon. Nung dabugungan, ay kaysa ti kanikaw. Yung madala tamar tayo. Basta dawat kay ti asin na ako Diyos. Dadya tila ti pagkukuha. Kaya ang sangsangit sa klato ti Rabi. Panpanunutik ni inang ko hindi na yas. Pinal ba nini sulat na natay na tanina ko man nagbayan min. Kung nake. Paginawang ko na. Tigsaan na ako na. Nakasulat sa banal na kasulatan. Kaya nga, samantalang tayo'y may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat at lalong-lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya. Maligayang naglakbay ang mga kapatid upang madalaw ang mga kababayan natin sa Barangay Dibuluan sa Isabela at makapagbigay ng pantawid gutom at atensyong medikal. Dahil MCGI Cares. Iti population iti barangay mekit nasurok na 2,000. Iti household iti barangay mekit da iti 500 nga nasurok. Ikita ni may panggap ti paragmulmula, diya da nga pa, mag-ihor-hor na lang ita tao. Ikita ni agharvest, babuya, kita kasaba, kasi mais, kasi ito ko dapat lang. Iti unas. Kasi ito brother tao ito, yung ko ada. Pagigay mang mangget nga ito tao. Mula Lunes hanggang Biyernes, nasa pagtatrabaho sa pagtatanim. Pero pag walang makain, nakikiarawan muna. Kikiupa sa mga nagpapatrabaho para lang may magpagpunan ng pang-araw-araw. Ah, kasi yun nga. Hindi ka makapagtrabaho. Lakaman ibang hanap buhay dito eh, yung kasaba lang naman sa kayong mais. Minsan ay wala. Minsan hindi makakain. Ag kung kumamit lang, ag mulmula, gulugulay, garden. Makiubra kami, makihornal kami. Daga-daga, taod ta, pag-ubraan. Kumita sa baling ang pagbirukan. 200. Misal daw, kurang no, kwa pang tiba baka Domingo. Palibhasa'y sanay sa pagbabanat ng buto. Ang mahalaga lang naman sa kanila ay ang laging magkaroon ng lakas sa paggawa para sa kanilang binubuhay na pamilya. Yung mga apo ko nasa akin, limang apo nasa akin, kaya yun lang, pinapanalangin ko lang na sana hindi magbabago yung lakas ko na para maibigay ko yung pangangailangan nila ng mga apo ko. Ang ginagawa ko, kahit kung may maramdaman akong sa katawan ko, eh, yung pangangailangan ng mga apo ko, yun na lang ang bibilhin ko para maibigay ko sa kanila, para makita nila yung pagmamahal namin mag-asawa. Eh, baka ganun din ang gagawin nila paglaki nila. Kung may maramdaman ako, o kaming mag-asawa, ayun, manalakin na lang kami sa Panginoon na matanggal ang aming mga sakit para makapagtrabaho. Tibiyay iti lugan mo lipod tingga na iliagot ko at 2 hours, 2 oras iti ko, tibiyay. Basta ano, kagitaray kami iti pasyente mi, pa lang dati radyo mi iti kwan,
Medyo ay bangkero. Ano ti kasi nga ay tartalay ko. Pero ti may isang problema. No emergency, medyo mabiyag na dyan, lalo ti rabi. Karamihan kami nga gitarayak ti pasyente rabi. Alas 12, so dyan narigat. Darigrigat na. So moro nga, pasasalamat ako ti MCGI. Pinatganda iti medical mission. Iti taong barangay kahit maranasan dahil na makapacheck up da. Kasi narigat iti magpacheck up kami dyan ili. Lalo ti kasi nga pandemya. Una sa lahat, nagpapasalamat tayo sa Diyos. Masarap sa pakiramdam dahil nga nakikita natin ang ating mga kababayan pagka nakakapagbigay tayo ng tulong, ay masaya sila. Nakakaabot tayo ng kalamang pangailangan medical at maging sa pangailangan nila na pagkain. Nakakuan sa vitamin, tapos yung salamin, tapos sa ultrasound, malaking tulong kasi abos na ibibili namin, ibili na lang namin ng grocery. Magiginawa yung pakiramdam kasi kung may nararamdaman, ay masaya. Napakahalaga dahil ang mga nasa barangay, nakarating na dito ang medical mission, kaya sinasalubong ng mga tao dahil napakahalaga ito. Sana sa Panginoon, palaging may ganito, marami pa kayong matutulungan. Sa totoo lang naman, kung hindi naman dun sa salita ng Diyos na tumanim sa ating puso, hindi naman natin magagawa ito eh. Dahil doon sa pananampalataya ng paggawa ng mabuti, yun ang nagtutulak sa atin. Kailan na ang iyong puso ay tatalima at isasaayos ang iyong paggawa. Kaya habang may pagkakataon, huwag tayong hihigit ng pag-iisip, kundi ating unawain at gawin ang kalooban ng Diyos sa atin. Yung mga volunteer natin, wala namang bayad yan. Wala namang sweldo yan. Pero pag sinabi natin, medical mission to, feeding program, gawaing paglilingkod sa Diyos, suporta kami dyan. Kasi yung espiritu nadadama yun eh. Katulad po ng mga itinuro po sa atin ng Kuya Daniel Rason, na gumawa po tayo ng mabuti sa lahat. Kaya po para po sa akin, napakasarap po na makagawa po ng ganitong tungkulin po. Kahit sa maliit na paraan, sawa tulong ng Diyos. Kahit may sakit ka, kapag ka time na ng medical mission, nawawala yun eh. Tsaka yung feeling mo na may napangiti kang pasyente or kapatid dahil lang sa simpleng salamin na nakakita sila, nakabasa sila. Ayun, masaya naman. Ipinagmamalaki natin, kahit tayo ay mahihirap, na ang ating mga kapatid, ang kapatirang ito sa MCGI, ay bukal ang kanilang kaloobang makiisa, tumulong sa gawain ito sa lahat ng dako. Kaya MCGI tayo, proud tayo sa ating pagsasama-sama at nakilala natin ang totoo. Salamat po sa Diyos. Salamat sa Diyos. Dakkel ti panagyaman ko kina po Diyos. Walang sintamis na marinig na ang pasasalamat ay ukol sa Diyos na umiibig. Salamat sa Diyos na walang pati. Salamat sa Diyos. Dahil kahit na ang mga kapatid naman na yung mga naging kapatid na ngayon na naabot natin, kasama na din sila dyan sa ating mga paggawa at paglilingkod at pag-abot sa ating mga kapwa-tao para makarating sa kanila ang salita ng Diyos. Kaya po, diba, meron ka na ngayong magiging paalaala. Sana po ay maging gabay din sa ating lahat na mga magkakapatid. Ang pag-akay ng Diyos sa atin na manatili tayo doon sa kabutihang itinuturo ng Diyos dahil nalalapit na ang araw. Kaya kailangan tayong magpangaralan sa isa't isa ng mga bagay na significant doon sa paglapit ng araw.
na ating iniintay. Salamat sa Diyos na makabahagi sa Kanyang dakilang gawain. To God be the glory! Uh-huh.